Christmas! Woo! Merry Christmas! Hello! Ang logo natin, oh. Paskong-pasko yung logo natin. Wasted na wasted tayo. At ang magami na tayo nakapuntang yung logo ngayon. Oh, wasted na! Wasted na! So, bilang dahil Pasko naman ngayon, so ano ba magandang regalo din naman sa amin? I-like na po yung aming Facebook page. Yes, i-like na yung Facebook page namin, fpsmedia.ph. Meron din kaming Twitch channel sa fpsmedia.ph. And meron tayong YouTube channel. Link below. Below link. Wala na tayong malamig ka. Medyo lasing na kami. Nakaka-isang case na kami. Yung totoo. Ito may bawas na kalin eh. Oh, tama. Tama ko ano to. Oh, di ba? Kala niyo. So hindi to, hindi to. Hey, you need a coffee. Ganda sa gabi ka saan. Yeah. Ito hindi to kasama. Display lang namin to. Pero iniinom ko to, inuuti-uti ko to. Patakas ng loob ko to sa Outlast eh. Yan. Yung mic ko. So iniinom natin, siyempre, typical na inom pag may okasyon ng mga titos at titas, titos, mga titos karamihan dito sa Pilipinas. San Miguel Pilsen. San Miguel. SMP. San Miguel Brew. Basta San Miguel. Sponsor. Ayun pala. Hindi baka naman. Pa-sponsor naman. Okay. So last week, last last Sabado, di ba, sabi nga natin, mayroon special stream ngayon. Christmas. Yes. Kaya na. Medyo marami-rami na ako na ino. Wasted na kami. Bumula na ba? No, parang po na ako. Okay, pasemi-sembi lang na ako, para bumaba ng konti. Ayan, so, ano ba yung ano natin? Ngayon, wala tayong review ngayon. Wala tayong review ngayon, special episode natin ngayon. So, magkukwentuhan lang tayo tungkol sa Pasko. Pasko! Paskong Pinoy. Pasko Pinoy. Ano yung may inanak? Ano na inanak mo? Ako, totoo. Isa lang inanak ko. Oo. Oh, hindi ko alam kung bakit yung anak. Hindi nila ako. Sa kababata ko yun. Sa bahay na. Bayang bahay na. Pero nauna pa sa akin mag-asawa yung bata ko yun. Basta yun. Kinuha lang ako. Mas, ang totoo, ang dapat kasi no, ako talaga yung, ang tawag dito? Ako talaga, magnininong talaga ako sa unang anak mo. Ano ba napag-usapan niyo na yun? Alam yun, nasa sarili ko. Kaso naman ba yung unang anak nila? Na di ba nabibinal? Pero ano, nagtagal ako mga 6 months. 6 months siguro. Mga 4 months siguro. Tapos may sakit sa puso, may butas sa puso. Hindi na kinaya na hospital. Tapos yung pangalawa nga yan, nakasalubong ko sa Robinsons. Tapos naano ako na sana. Magdinong ka na, may butis niya kasama ko ulit. Yun. Sige ako. Yun lang yun ako. Yung kaisa-isa na yun. Kaya, ano yun? Kapag dalawa nag... Kaya pag dalawa yung nagmano sa'yo, ano? Oo. Pag dalawa yung nagmano sa akin, mahirap. Yun. Kaya swerte sa akin, naanak ko na yun. Siya lang hindi spoiled. Yes. Ikaw, ilan yung naanak mo? Hindi ko rin alam yun. Pero, ito ah, tumatanggay ko. Nag-go ko na. Wait, ko rin kitang ina ah. Kasi, tagad eh. Sakistat kasi yun. Nung kabataan ko yung high school, so orientation sa band, mga tradisyon, but kapag binaga, isang ninong talaga yung kailangan, hindi kailangan na 40. No. Kasi may record dito sa bayan natin. 40, hindi lang. 40 nino, 40 nina. Hindi lang, meron doon sa, ano, sa Baloko, doon sa Apalig. 60! Ninong at Ninang. Magkaya na nga, 60 Ninong. 120. Oo, 120 bali. Grabe doon. Ibang ano mga ano doon. Sinong ano yan? Kainong ano ba yan?
Hindi ko ano, basta ito, mga tiga doon lang. Ano, ngayon kasi parang may yan ang binaban nila eh. Baka naman kasi mami si Ivan na alawi yung ano, niya anak na dumami. Ang mga ninong na ano. Mm. Shout out kay Ivan, ang gusto mong mag-guess. Baka anong budget? Get ano, ano lang. Next deal. Papakain ka namin ng ano, spaghetti. Wow, baka kami bahala. Totoo ako nun. Ay, totoo kami nun. Ma'am! Joke lang ma'am. Joke lang. Yun, nasa de... Ano? Kasuso ka lang natin, joke. Yun, Pasko! Pasko, yung... mga ninong... Ako, actually, yung ninong ko. Ay, ninang ko. Ay, isa lang na ano ko na... Nakakilala ko na nina. Yun nga yung ano... Ninang ko na... May kamag-anak din dito. Pero sa Valenzuela kami nandito. Sa Valenzuela ko nandito. Dito Binignagan. So, siya lang yung kaisa-isang ninang nakilala ko. Wala rin bang nalaman na ninong at nina ko. Pero alam ko, mga apat din siguro, apat-apat din. Yun lang ang kaisa na, oo. Tapos, may, nung bata ko, may nabasa pa akong letter na picture niya. Tapos may letter sa likod. Alam mo nakalagay, Dear pangkapatid kong babae. Akala, yun yung inaanak niya. Hindi pa ako yung akalang inaanak niya. Kaya ang pangalan ng ate mo? Love. Hindi naman, ano, hindi ka ano nung pangalan. Hindi malayo sa pangalan ko, diba? Bakit eh, akala niya yung pala yung anak, yung pareho, diba? May pagkakakala ko. Tawag dito. Ewan ko, may paakala lang talaga niya yung ano niya. Eh, yung ano niya, yung isan ata niya yung ninong ng kapatid ko. Yan. Yun ang ano eh. Medyo nagtampo ako ng kapatid. Pero siya lang talaga nakagis lang kung ninang. Kailan na ninong? Apat-apat siguro. Apat-apat. Sa ano nga yun? Ano ba? Yung ninang ko, ano, pinsan ba yun ang nanay ko? So, hi nga pala doon sa ninang tsaka ninong Ricky. Pero, sa ano yun? Sa Binyan. Tsaka sa Compel. Pero, meron ako ninang sa kasal. Pero di ba kinakasal? Yeah, hello, Tita Esther. May nakaready na. Ninang, nakaready na kasi yun. Oo, no, hindi pa ako nakakumpilan. Hindi ka ba nasal ng pare? Di ba? Baka bugbugin na ako ng pare po, nagpa-compel ako eh. Hindi, yung mga kapatid ko rin naman nakasumulad sa akin, hindi pa rin ako compelan. So, ang bala ko na lang, pag nagpakasal ako, sana magpakasal ako. So, sa paligal pa? Ano, tawag dito, bago na lang ikasal. Parang a day before, gano'n, or... Remon, parinig na ah. Talagang pa, wala pa kami bala. At meron ka, yan o, ito na rin yan sa live. Lalayin natin yung kasal mo. Tawag kitin, wala ako lang. Kasi ang magiging ninong ko si Kuya. Gago ba yun? Wala pa! Sabi yung pwede. Una, ang kaumunin niya dapat dyan, yung ano, yung tipong may kasama na eh. Supposed to be, ang role ng sa kasal ha? Sa kasal kasi, ang nung nino at inang nyo, ang guide sa ano, mga asawa. Kaya, kumbaga, baliktad. Dahil usually, baka mga mamaya, mauna ka pa sa'yo. Pag ako naman yun, sakit ako po ni Nino. Pwede, hindi talaga. Dapat yung tipong nakapag 25 years na naman. Kasi, ganyan yun eh, bang, ganito kasi yun, parang papayuhan ka. Pero... Hindi sa ano ah, hindi yung monetary... Hindi, ano na lang talaga. Tradition din eh. So, basta mag-isip na lang ako maging ninong. Pero ayoko rin naman talaga na maging ninong. Kunyari, maging ninong. Mahirap pa na eh, mahirap sa trabaho eh. Lalo sa trabaho. O, tatawa yung mga kanina. Noong! Mamamaya, kaya mo lang pa tayo, drug and cartel. Ayan. Ako meron akong prospect na maging nino ko sakali. Sino? Si Vice. Si Vice. Pwede yan, si Vice. Si Vice Edison. Tapos,
Eh, mukhang doon din ako sa Rappel. May crush tayo doon eh. Kaya lang, eh. Mukhang nasa kapo ng kalab. Kaya mo yun. Darating din yun. Hanapin niya ako. Nasa kapo pala ka na. So, yun. Mga ninong at ninang, huwag niyo naman tawan yung ano. Kung ayun lang. Pagbata pa, pagka mga elementary lang, okay lang na magbigay-bigay lang kahit pa paano. Paano kung may bata na? Yung naunahan ko magkaanak. Pero pagka may bata na yung inaanak mo, eh huwag mo nang bigyan ng kaya na nila yung sarili nila. Pwede naman magbigay ng man. Pero hindi na sa kanila, sa mga anak na lang siguro. Hindi na. Pero may kami inaanak ni mo, si Nina. Ano yan eh? One of your athlete eh. Nagkakaroon siya na involved siya sa swimming. So baka yun, yung isa sa mga inaanak ko na nagkahanda ko siguro sa pagkakalit. So malamang dun ako babawi sa kanya. Yung isa ko inaanak doon sa pinsan ko ng babae. Malaki-laki na eh. Tapos sa meron akong itong si Alex kasi. At yata nung tatlong anak ni Alex ay inaanak ko eh. Eh, problema, di mo sila pumupunta pag pasto. Pwede ba yun? Mga anak ng mga, kunyari, magkakapatid, inaanak mo. Pwede yun. Eh, kung doon, wala nung nagtitiwala na kung yun, eh. Kami tatlo rin mo niya. Pwede pala yun. Kami tatlo rin mo niya. Nakala ko kasi hindi pwede. Hindi, wala naman sa akin. Wala naman specific kung sabihin mo. Kaya yun. Eh, hindi mo sila pumupunta pag Pasko, so... Pupunta ko, alam nga naman ako pa pumunta sa inyo. Malayo na yun. So, yan. Yan, nakakabulis ako siya. Ikaw ba? Galante ka bang minang? Okay, sabi ko nga... Moral point! Sabi ko nga, isa lang inaanak ko. Kaya medyo naging galante ko doon. Maliit ang... Maliit ang dilaw doon. Pag nagbibigay ako. Pagbibigay ako? Ano yung ube o kaya? Seryoso yun, tontuwa yung nanay at tatay mo. Pag ako na nagbibigay. Kaya, mga tiga-platel yun, dumadayo pa sa akin dyan. Tapos pag di nila ako naabutan, dulag makarami taon, di nila ako naabutan. Nang hiram na lang ako sa atin. Ay, sa tanay ko. Siya muna nagbigay. Hindi ko alam kung magkano binigay. Dahil saan ka ba yun? Wala, nasa inumala ta ako nun eh. Ah, yeah. Wala ako dyan sa bahay. Yung panahon na yan. Yan, inuman sessions tayo eh. Pero hindi naman yun lang diwa ng Pasko. Hindi na nga. Teka. Ano ba diwa ng Pasko? Siya break. diwa ng Pasko pag mamahalan. 13 minutes pa. Siya break. Di kanina. Magdamag na tayo nag-iinuman. Mula kanina nag-iinuman na tayo. So yun, kayo ba? Meron kayong mga nino nagtatago? Ano ba yung mga... Ano ba yung mga style ng mga nino ngayon? May kilala ka sa ikaw, ang style, ano eh. Diretsahan eh. Sabihan na niya yung inaanak na, oh, wag ka pupunta sa bahay. Wala ko yan. Dadayin niya po eh. May puso kayo eh. Ano? Paano ba madedetect kapag Hokage ang nino mo? Yung may ninja moves na biglang nawawala. Debbie, ano ngayon? May style ngayon. Ano? May style ngayon yung mga ninang. Nag-i-print sila ng ano? Nag-i-print sila ng papel na pera. Tapos nilalagay doon sa loob yung pamasko nila. Banyari, print nila 1,000. Yan. Tapos, ganun-ganun kulay na kulay, size na size. Tapos may nakapalaman na bendy sa loob. Parang yung pinaka, ano nila, ang paw nila. Yung ano, yung print nila pera. Nakakatawa na ano eh. Eh paano yan eh? Ang 20 pesos ngayon eh, magiging coins na. Oo nga eh. So yung sabihin sa Pasko, minimum na ngayon na ano eh, 70 pesos. Yes. Wow. Samantalang nung panahon ko, yung magkaroon ka lang ng candy sa ano, nung pag namamasko pa, mga candy na ganyan. Okay na. Na ano. Kasi nung nagpupunta pa kami sa Valenzuela ng bata ako, na namamasko pa. Candy lang yan, tsaka 20 pesos. Kasi nung mga nakukuha ko sa nanko, sa nanay ko nakapupunta. Kaya nyo, ngayon yung Pasko ngayon. Hindi na siya kasing saya na nakapunta. Yes.
Para mas nakakaluwag kasi yung mga tao nung panahon ko. 80s. Ano ba? 93? 93. Wow. 93. Ayun, nung no, no, kasi parang bawa di ba sa amin isang compound? Ano oh, ganun nga. Mga kapit-bahay lang. 5 piso ng 20. Kwenta. Hindi. Ng 20. Eh, may halaga pa ang 20 na. Mga kabigyan na isang kilogyas na. Yun. Tapos, minsan naabot ng 100, 500 yung paginalo mo. Tapos tatabihan ng nanay. No, ma. Tapos ano, itago daw muna. Pwede mo na makikita. Hindi mo na makikita. Bibili ka ng laruan. Tapos ubos na daw. Bibili ka ng... Ako kasi binili lang ata ako na ng anong kutsi-kutsihan eh. Ang bata ako. Eh siguro napamaskuhan ko na 600. Wow. So, eh yung kutsi-kutsihan siguro nasa 20 pesos lang, 30 pesos. Tapos ubos na daw. Talagi. Pero ang ano naman yan? Baka pa yung mga iba doon? Ano at sa gabi? Alas lahat ng bahay dyan. Ano, may Christmas light eh. Araw okay. Kaya... Ngayon, di mo na nakikita. Pili na lang yung... Alos wala nga eh. Sa amin, kami lang meron. Tatay ko lang nag-insist na lagyan yung puno ng mga kasarap namin na ano. Ngayon? Mga bulb. Oo, sa amin. Tapos, yung tindahan sa amin na ano, may Christmas light na ganyan. Pero sa bahay namin, walang Christmas tree. Walang di na uso sa amin eh. Kasi tinutumba ng pusa eh. Tinutumba ng pusa. So yun, parang unti-unti nang ano. Ordinaryong araw na. Ay, isa pa pala, pag Pasko doon, bihira yung bumabiyahin ng jeep at saka tricycle. Oo. Oh. Sarado lahat ng tindahan. As in, walang bukas ng tindahan. Bakery, barberia, sari-sari store, lahat yan sarado. Hindi, palengke bukas. Ay, hindi. Nung panahon namin, hindi. Kahit palengke sarado. Ay, palengke sarado. Wala kang bumabiyahin. Nung namin, nung may biyahe, kasi lumuluwas nga kami, may biyahe. Tapos, yung palengke. Bihira. Yung palengke meron na doon nga lang bumili ng ano, pinamimili yung mga napamaskwa kami. Ngayon, nung 90s na yun? 90s. Hindi, mga 2000s. Ah, 2000s. 90 ako eh. So, pero kasi nung 80s, 82 kasi ko eh, kaya mga bandang 88, 89 patanda ako. Oo. Nung ano? Ako 99, 98, yun. Natanda ako. Excuse me. Wala ako ako eh. Maluwag pa yung... Maganda pa talaga yung Pasko nung panahon. Sabi ko nga, yung mga langa-caroling nga na ano eh. Oo, sa mga caroling. Yung mga caroling na yan, nung panahon namin, ang caroling namin, kailangan meron ka talaga instrumento na dala. Kunyari, may lata ka man lang. Ngayon, papalakpakan ka na lang yan. Kasi, unang kanta pa, ang umiling ganyan, hindi ganyan tatapusin. Tapos, yung panahon namin, kabisado namin yung kanta. Ngayon, halo-halo na yung kanta. Hindi na tulad. Bisa niya, station ID na nga na eh. Oo, oh, yun network. Na. Oh. May nangaruling pa nga minsan, boom, taratarat yung una kante. Diba? May willing ko. Eh, ngayon, talang hindi mo na ano. Kasi, ang caroling ay sa ano, kami nga naman, diba? Sa simagabi. Hindi, sa atin, September 1 pa lang, meron eh. Ngayon, hindi na ganun ka... Dati, nung mga bata-bata din, September 1 pa lang. Yung mga nasa kalsada. Ngayon, napansin ko November eh. November na sila simula. Parang limos na rin eh. Pero yung iba, parang hindi naman palilimos yung ginawa eh. Ang nangyayari pa, baka ma-accidente pa yung mga kabataan eh. Pinakayaan. Kasi yung caroling more on ano yan. Isang grupo kayo na medyo alam yung kata. Ano lang, pang kasiyahan lang talaga. Tapos dahil nga maluwag pa yung pamumuhay ng mga dati siguro. Madaling magbigay ng ano, ng 10, 5, 2 piso. Nung elementary ko, nung sa pagkano, nangaaruling ko kami, pero magka-classmate. Pinang-Christmas party namin. Pinang-pa-fund kami sa Christmas party. Kami ang pinang-ano lang namin. pero ngayon, ano, yung mga carolers, hindi na rin ganun ka. Tapos uso pa dati yung mga nangangaroling yung ano, isang buong banda, isang buong ano, brass band. Ah, brass. Ah, oo. Usong-uso dati yun.
Tapos bibigyan mo lang ng 20 pesos pagod silang tumutugtog, diba? Eh, tapos iikot pa sila. Talaga magtatahulan yung aso, pero mas maganda naman yung lugnong kasi sa may ano. Tapos minsan may pa na yan eh, majorette pa. Oo, may majorette pa. Tsaka minsan, di sa gabi nung ano, nangangaroling umaga. Actually, wala naman talagang oras pag nangangaroling dapat. So ano kasi natin, meron pang ibang ano eh, iba pang style eh. Hindi nga pangangaroling, yung panang katawag na nananapat. Oo, oh, nananapat. Yung may tambol. Tapos ano, may mga sumasayo ng mga matatanda. Tapos may mga uniform siya. Kasi ano yun naman yun sa church. Ang mga deboto. Mga deboto. Uy! Doon ito sa nalang na nakarangdod ko ah. Di ba may isang minuto pa? Apat na araw pa. May malutong pa. Malutong pa. So, ano ba yung mga nagbago before? Doon sa pag sinasinabi na ang Pasko. Presyo ng handa. Siyempre malaki na nagbago. Dati mas marami. Dati mas marami talaga. Ngayon. Pero ang nawawala sa tradisyon ng Pilipino, yung maganda pa rin sa Pasko. Hmm. Wala, kahit walang wala yung iba nakakapaghanda. Gusto maganda, maghahanda sila. Hindi to lang ano, nawala talaga ng handa. Ngayon, pagka Pasko, yun, maghahanda sila. Kahit wala silang pera, wala silang pabili. Sabi nga, may napanood nga ako na yun. Ano lang, nakapag-iyaw lang sila ng bangus kasi yan ang silang pamilya. Diba? Sa ata yun eh. Sa kay Will din. Pawawin na tayo. Nakapag-iyaw lang sila ng bangus ng Pasko. Masaya na sila. Ano? Ang mahal ka kasi sa Pasko, huwag sama-sama kayo. Ngayon, hindi na lang pagsama-sama eh. May baso. May baso. Lalo yung mga ano, mga BPO, mga call centers. Experience yan. Ako naman nun kasi, ang ate ko na nasa call center. Ako nasa call center din. Pero magkaiba. Ang mga magulang namin nasa ibang bansa. So, ang bisang mag-Pasko, holiday pay. Mas, okay. Para mas mahal lang yung holiday pay. Holiday pay, night differential pa. OT pa. Kaya doble-doble. Pero ngayon, magkakama na kayo nila ang After na this, papasok pa. Wala na. Diretso na yun ang January na. May ba kasi meron pa? Yung mga ano, mga kuyas na. Yung mga tawag dito. Brothers. Kuyas din. Mga senior. Ano, mga maintenance. Mga kuyas namin tawag kasi nun. Kasi iba yung ano eh. Mas magalang kami sa mga maintenance kaya sa mga boss namin dun eh. Kasi mas ano eh. Mas sila yung dapat ginagalang din kasi iba yung trabaho nila sa trabaho namin. Eh, kahit naman ano, pagpain trabaho nga. Ang parating galang natin. Na. Tao. May problema kasi ngayon sa atin. Mas... Bangtahan na lang. Hindi, mas ano yung ano, mga aso. Pusa. Tala mo. Awang-awa sa mga aso na bando na, pero sa bata na bando. So yun. Ano pa ang ano lang? Ano ngayon yung Pasko? Ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko ba umuwi? Inom lang yata talaga yun. Nandito ako lagi eh. Pag nandun lang sa bahay, tutulog lang ako eh. Bumabawi lang ako natulog, tapos pupunta ako dito. Na hindi naman. Pagbawi ng tulog, alas 6 na ako magigising dito. Natutulog lang nila kung pagkalagdo lang sa mga bahay, o. Maglalaro dapat ako, milubuksan yung PC ko. Maglalaro dapat ako. Tapos, mabubuksan yung Facebook ko, scroll ng board ko. Tapos, may picture ko na ako. Punta lang, tutulog ako, tapos magigising ako sa East na, alas 5. Maliligo lang, pupunta lang ako dito. Pero actually, pag ganyan ako,
Mabawi ka lang tulog. Kasi ang pasok sa office, pag Sunday, 5 p.m. to 2 a.m. Yun yung dating ng material sa akin. Tapos Monday, hindi na ako uwi. Kasi susunod yung shift ay 12 noon to 9 p.m. Tapos kinabukasan, hindi naman ako uwi. 4 a.m. to 1 p.m. Tapos nung pala ako uwi. Tapos kinabukasan, Wednesday and Thursday, 12 to 9. Friday yung, ano mo, day yung Friday, Saturday? Oo, Friday, Saturday talaga. Sabi mo, ano tayo akong wasted na tayo. Buti na magkwentuhan baka tayo. Nakakarami na kasi kaming alak. Eh, alam mo na naman, alam nyo naman. May Pasko eh. Christmas ano eh. Oo, Pasko eh. Siyempre yan yung ano, inuman na... Ako, tatakot lang ako, ihalo yung ininom ko kanina eh. Nararamdaman ko kasi hindi sila match. Nararamdaman mo ba? Kumu, ano eh. Parang nag... ngayon ko siya nararamdaman na nag-aaway sa chan. Ako, ito... Sa akin, ano eh, bihira, tama nito sa akin. Hindi yung kanina. Ah, yung kanina, oo. Oh. Hindi. Manibago yung chan ko doon sa akin. Kaya, di yung mura ako. Ito, ito. Ito, papatayin ko ka. Nagtagay ako lang isa nito. Para kasi ano, meron siyang hangin sa loob ng baligay. Wala na. Kainom ako na inom. Kaya inom ako na inom ng soft drinks eh. Ano ka na, baka madigay yan. Mawala yung... Konti. Para may malaking nakaganon dito sa chow. Magdama ka ng soft drinks. Kasi... Ano? Okay, balik tayo. Pasko! Balik tayo. Yay! 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 Parehas kaming lasing! Yay! 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 Sa mga carolers, napansin mo ano, mali yung lyrics na. Ang dalas. Oh God! Yummy! Sarap! Guguhit! Guguhit talaga yan. Napakainit niyan. Sarap yun, yan. Yun. Medyo nawawala yung ano, yung sakit ko dyan. Ganito palang madigay. Pero ito, the best to sa akin. Wala nga nung review ngayon eh. Wala pa review ngayon eh. Hindi, ang damang i-review natin dito. Black, red, gold, blue. Kasi ano eh. Yun yung... Hindi, alam kong madami sa akin daw. Ha? Libre. Hindi ba yan? Hindi, magkano to. Isipin mo na magkano to. Hindi, tsaka ano, nakakatulong. Binulot ko lang yun sa bahay, madami ganito. Nakakatulong kasi sa akin. Nakakatulong. Pagpatulong. Hindi na ako minum kasi ng hard talaga. Tamo, isang baso lang, isang ano lang, isang talo lang. Okay na sa akin. Pero hindi tayo nag-label, di ba ba? Baka sponsor lang tayo ng label, ikaw naman, Johnny this Walker. This quarter is brought to you by... Johnny Walker. Hindi mo, tapos biglang ano si Wesley Snipes. Ito, ito yung ininom ko ngayon. Titos nga ako eh, Titos. Yan. So, ano pa ba yung mga ano? Mga karaniwan na kasabayan ng mga Christmas party, di ba? Mga reunion. Yan, reunion. May reunion ba? Ngayon taon. Ngayon taon, hindi naman kami nag-reunion ng Pasko bagong taon eh, ng mga po. Ano lang. Kasi hindi pa kami matuloy-tuloy reunion. Hindi kasi kami Kompleto. Hindi kami magkasabay-sabay na umuwi ng Bicol. Sabi ko. Hindi ka Bicol kasi kami. Kasi pagka ano, ang reunion, naging reunion namin, piyesa sa Bicol, San Juan, June. June talagang ano dun. Kaso, kasi nga may mga pasok, mga ate ko, ganyan. Kaumisa ng problema pera, kumasahe. Ano ba mong masahe dun? 3-5 bata sa Balikan trip. Ay, pwede na. Balikan naman pa niya. Aeroplano yun. Okay. Hindi pala, 3-5 pala isang ano. Tapos balik. 3-5 ulit? Oo. 7,000? Pagka walang sale. Ano? Pero plano. Kaysa ano? Sa barko kasi baka din nakayanin ng mga kapatid ko eh. Iba kasi yung barko. Wala ba naman? Pero ba? Ano, nasa 1,000 plus lang ata ang papunta tapos 1,000 plus din kumalik. Medyo malayo din kasi Katanduanes. Katanduanes. Yung binagyan ng nakaraan. Eh, ang mahirap kasi sa amin pagka nag-reunion kami, siguro mga 2 bus yung dami namin. Excuse. Yun yung hinihintay ko. Mga 2 bus yung hinihintay na. Yung ano namin. Yung time? Yung
kanta namin. Na ano, nasa Manila lang. Madami kami na ano, eh, mas marami pala, hindi pa lang mga ano lang, mga isang bus talaga sa isang bus lang sa Bicol. Marami ang kanta namin. Ang kanta ng mga bar budget sa Bicol. Mga ilang buo sa kanta niya. Nasa isa daan. Kasi yung sa tatay ko pa lang, sa side ng tatay ko, 11 sila. Hmm. At syempre, may mga apo. Ako nga, may apo na eh. Sa pinsan eh. Hmm? Oo. Oh. Ang aga naman yung pinsan mo na eh. Ano, pinsan, yung pinsan ko may anak na. Yung anak niya, ano, may anak na rin. Kaya oh, bale apo nga. Pero matanda na rin kasi dugo na mo sa pinsan ko ngayon. Ano yung 4 plus na yun. Ay! O magbe-50 siguro, mga 45 na yung pangalan ng tatay, pangalan nila ng mga tatay ko dito. Ayun, hindi yun kami nakakapag ano. Pero dati, pupunta pa kami sa Venezuela kasi andun yung mga talagang mag-anak namin na galing din ng Bicol, mga kamag-anak ng tatay ko. Yun. Noong mga dati-dati na gusto pa namin bumabiyahin ng madaling araw kasi ngayon kasi kahit bumayin ka ng madaling araw, traffic pa rin. Kasi hindi na kami hindi ka naman pwedeng sumakay ng bus eh. Valenzuela eh. Pwede ka sumakay ng bus, bababa ka pa rin ng Balintawa. Bus mo? Eh ngayon din lang, hindi na kayo ng Balintawa kang babaan eh. SM Nord na. Minsan wala pang SM Nord. Minsan wala pang SM Nord. Eh, ang sinasakyan na lang namin yun, jeep talaga na malinta. Eh ang pagka nag-jeep ka, 2 oras mahigit. Sa MacArthur. Siyempre, yung biyahe pa, napagod na. Eh, wala namang sasakyan ko. May sasakyan lang. Kaya, nakakalipad ako. Pwede nang magkakaroon. Drone. Hindi kami lang yung kumakompleto. Kasi ang tradisyon sa amin, kami yung pupunta. Sa Bicol? Kami yung pupunta ng Valenzuela lang. Na mamamas ko doon, mapapas ko, tapos uwi din lang. Tapos sila naman yung pupunta ng bagong taon dito. Dari sila sa Bulacan. So, yun yung ano namin. Mahagis na yung bata ng high school. Eh, ngayon, hindi naman natutuloy. Lalo nung ano, namatay yung tita ko 2004, yan. Kasi siya talaga yung nag-initiate na pumunta doon. Magkita-kita. Tapos yung magkita-kita sila magkakapatid. Tapos pupunta sa amin. Tapos doon magbabagong taon. Tapos, eh ngayon, hindi na. Namatay na. Hindi na rin nakapunta yung iba. Mayroon na mag-reunion. Wala pa ang reunion na nararanasan. Kung may reunion man na nangyari, kaso hindi rin nakapunta yung mga taga Bicol, yung birthday ng tatay ko. Nung last year, nag-stay siya. Surprise kasi yun eh. Ate ko nakaisip, tapos inano namin na kontakin namin mga nandito sa Manila. Kaso hindi rin nakapunta yung iba. Mahirap yung kompleto yung pamilya namin. Medyo marami. Kami naman, isang beses na kami nag-reunion ng angka namin, mga Santos. Dito ang ginawa sa Pangkura na 250 yata. Malahing Santos ka pala. Santos middle name ko. Uy! Magana! Pero yun nga, dito ang ginawa, 250 kami noon. Bale, parang yung kasi yung 40, nag-40 si ate. Tapos, nag-60 naman yung ninang ko. Sinabay. Sabay-sabay. Then, ano na rin siya, parang lahat ng mga nag-birthday na October, sabay-sabay na siya, sinelebrate ko. Yung boss ko nga sa Serbo, nakapag-uwi pa yung ano eh, 1/4 na lechon. Lechon. Then kasi ang ano nun, parang, toka-toka, ganyan. Mm-hmm. So ako parang, ang ate ko lang ang toka niya, yung mga giveaway sa mga bata. Kasi diba, pagka itas... Toka mo ata, washing machine. Sarap. Pero diba pa yung lechon kasi... Hindi pa yung lechon. May order ka pang lechon. Parang sinurprise kasi nila na may pachon. Kasi yung ano, dapat lang. Wala dun sa listahan. Ako naman, next book. Sige, pa-lechon tayo. Pati pati sa 7. Pagdating dun, patay. Kasi sinurprise nila, tapos ako nag-surprise din. Nanood pa dun sa ano, sa washing machine niya. Hindi ata ako nakapunta nun. Kapalibad naman yun. Oh, next time. Kasi wala pang next time ulit, ilang taon eh. 2016 yun.
Dahil busog naman ako pag-test eh. Pag-test? Test na bidlangawa. Eh, lagi naman, kahit naman kasi sinang pumunta. Yun din, wala din yung tradition na yun. Yung kahit sinong bahay ka pumunta, pwede kang kumain. Ay! Sa Candaba ba ang di pa na wala yun? Oo, yun. Sa Candaba po yun. Kailan nga ba yun? 2000, kailan pa ako masakit? Ano pa ako nag-drive? Nag-drive pa ako naman. Tapos meron na ang computer shop niya. 2009, mga 2010 siguro. Mm-hmm. So, ano na, may lisensya na ako. Pwede pa na ako masyadong malayo na nag-drive. So, yung ikot kami lang dyan. Tapos naisip mo, ha? Iba tayo. Pa-Candaba. Pagkita namin nun eh, may ano, may mga naggagaya. Umaga kasi nun. Kasi noon, mag-log pa kasi ka sa rin. February na. Ngayon nakita namin, may gaya. Idala ko yung camera na malaki pa natin. Yung malaki pa natin camera na nakakamera yung SLR. XL2. XLR. Yung saksa. Hindi, ito. Pero ko, nag-shoot ako ng ano. Nung parang, pagkama na kaming media. Basta ano. Parang doon pa, kahit sa bahay. Kahit sa bahay, pwede ka papapasok, kakain ka, ganyan. Napunta kami doon sa may, ano, malapit sa may barangay hall. Pinapasa mo, dahil kumain ka eh. Yan, hindi mo ba yun. Tapos, doon ko na kilala sila kay Eric Basit. Nagkaroon ng kite fly exhibition kasi doon eh. Kapalipad siya ng 3D kite. Then, eh, nagkayayaan na umatenda Hannibal. Tapos yun, doon, ano, buhay pa yung ganung tradisyon. Kahit di mo ka mag-anak, masakit, pwede kang dumayo. Kasi nung bata ako, nung mga 2005, 2006 na ganun. 2004, 2005 na ganun. Nung, yung nanay ko, naglilibot din kami dati sa ano. So may bayan, tapos pwede ka nang pumasok sa kahit saan bahay, nakakain ka sa mga bahay. Ngayon, wala kang makikinig. Kahit yung, ano, sa Hermana, hindi ka makapasok eh. Pili lang yung makapasok. Ano, nawala yung mga tradisyon. Parang mas ko. Pero yun talaga, basta, pista, ganda na, tapos lalo pa ikaw Hermana, kahit sino pa kahit sino pwedeng pumasok. Ngayon, wala. Kasi ano eh, wala na yung mga bata, hindi na naipapasa yung mga ganun. Ano eh, yung mga ganun tradisyon. Ito naman yung mga pagpapasyon, yung mga binari. Meron naman mga naggag na mga bata, pero hindi madami. Karamihan talaga katadaan pa rin ang ano, yung mga nagpapasyon, lalo sa pasyon. Tsaka ang bawa yung ano, yung mga... Di ba nga sa mga nang-araling na banda-banda? Sa simbahan yun eh. Ano yan eh? Parang fundraising kasi ng simbahan ng Karoling. Tsaka di ba nga dati yung ano yung mga... Yung choir ng simbahan. Yung usually na umiigat tapos may pasawal na yan. A week before. Tapos tatapatan ka na lang. Tapos meron lang silang mga 5 sets yata na kanta. Oo. Tapos ang tanda ko nun, ang daming mga traditional na mga pamaskong kanta na pangsimbahan din. Bukod doon sa usual na naririnig natin na Jose Maricha, yun yung hindi ko lang naririnig. Ewan ko lang kung sa simbahan tinutog pa rin yung mga ganoong pamaskong ano. Pero may kilala kasi ako ano yung grupo ng mga kumakanta sa simbahan na mga matatanda. May mga best nga sila. Parang gusto nga i-record minsan eh. Ma-document lang na, may nag-exist na ganitong mga kanta dito. Tsaka yun, talaga tutuwa ka pag pinakinggan mo yung kanta. Oo. Kahit na, kasi ano, choir eh. Oh, choir kasi. Sa choir naman, hindi man importante dyan yung ganda ng boses eh. Yung sabay-sabay kayo na. Hindi yung maiingayang ka. Masarap sa pinakinggan. Mellow yung mga kanta. Tapos usually, ano, kwento siya ng ano eh. Bible stories na napakanta eh. Yun yung maganda din. Parang pasyon. Pero yung iba naman ang banat. Oo. Actually, iba na nga yung tono nun eh. Di ba?
may mga tono na hindi, may mga tono na nga ng ano, ng kanta talaga eh. Eh, para lang sa magkaroon ng appeal sa ano. Shout out. Wala pa. Wala pala. Nangangarap lang ako. So, paramihin natin, ano, paramihin natin, paramihin natin yung shares, paramihin natin yung follows, paramihin natin yung likes. Para talaga nakakapag-shout out kami. Tsaka malay nyo, may binabalak din kaming ano, mga raffle. May binabalak din kaming giveaways. Ah, raffle! Akala ko waffle. Alam, mamimigay tayo ng waffle. Kasi may binabala kami mga giveaways na yan, yan, yan. Kasi ano yun, seryoso kayo na namin next year. Kasi ito, ano naman talaga eh. Parang inumpisa lang natin, inumpisa lang natin na hindi makahinga yung gamit eh. Pero, unti-unti, dumadami na. Tapos, iba foreigner pa. Actually, itong inuman session, ang balak talaga natin dito, ano lang, umpisa diba yung isushoot lang natin. Isushoot lang natin. Kwentuhan lang. Pero hindi ano, hindi lang. Saka kayo natin nung humarap sa kami, tanda ako. Oo, oh, wala. Wala naghahanap tayo ng host nun. May host dapat. Oh. Pero sabi nga. Sa likod lang dapat tayo ng camera, pero umiinom din tayo. Pero more on technical, ano ang balak natin nun eh. Pero sabi nga ni Derek. Yes. Derek. Derek, Merry Christmas, Derek. Daya mo dire. Eh okay na rin na hindi siya nahihirapan. Yeah. So, dito yun, baka ano, huwag natin gawin man ito. Pero ano, condolence din sa pamilya Flamenco. Ay, oo. Oh. Actually, mag-anak na rin. Mag-anak na rin si Vice. Vice ko. Yung contents. Yun. So, Pasko, Paksiw. Pasko, Paksiw. Bakit ka ba naging Paksiw? Kasi magkatanong. Tapos mahirap magkusin kasi ito. Pero, di ba mayroong kanta na nagluto ang ate ng manok na tinawala? Nahanda pa rin. Nahanda pa lang talaga sa ano. Ang tinawala. At sa Bulacan siya na-inspire gawin niya. Saan ba na parod yun? I wonder ba? Nagluto ang ate. Yung part ng lyrics na yun, tinawala. Part ng ano, tradisyon natin na sa Bulacan na hinahanda talaga sa Pasko. Ah, may tinawala. Sino ba nagtitinawala pag Pasko? Ay ba, nagtitinawala pag Pasko? Hindi. Spaghetti. Spaghetti. Hindi, syempre, kasama na spaghetti. Pero, nag-ano kami, nagsasabaw din naman kami. Nilaga. Nilaga. Nilaga, tsaka... tinulay din. Kasi yung malok, ang gagawa namin, pito lang. Malaki, tinuli. Yung ano, sabaw namin, nilaga, kung di nilaga. Ay, hindi, nagmanok pala kami sinampalukan. Yun. Pero tinuli, hindi. Siguro, ano, parang gusto ko nabisin. Kasi noong araw, pag pagpumpong ng September, malamig. Oh. Pero ngayon, di ba, parang... ngayon? February, pagka, January. Ano, pagka hindi ako pupunta dito, tapos sa bahay ako, matutulog ako. Mag-chat-chat ako sa'yo dito. Kuya, patambay ako. Susi ka lang. Tambay ako, patutulog lang ako. Napakainit sa bahay. Napakainit. Ako man eh. Minsan na lang yung makita natin kasi lumilig pa sa akin. Napakainit. Parang kanina. Kanina lang niya ako nakakita. Simula nung nag-day off ako. Ay, nung nag-leave na. Kundi pa sa miscondignality. Hindi, nag-CR lang ako. Tapos, ala na, parang, tinignan ko lang kung ano meron sa HBO, tapos sakto, umpisa ng Miss Congeniality. Yeah, so, yan yung mga tulay na lalaki na nanonood ng Miss Congeniality. Ay, crush ko sa Sandra mo. Oo. Ano, White Chicks. Ah, ganda rin yung White Chicks. Yung kahit naman yung mga pambabaeng show, tsaka anime, usually kasi may crush ka din. Aminin mo sa anime, yun na yung crush mo na... sino crush mo sa sila? Wagan mo. Kasi ano, wala akong sinin ano eh. Parang pagdating sa mga genre, mga ganyan. Wala akong preference. Kasi, di ba ka artist, kailangan pinamula. Tsaka iba-iba yung preferred natin ano, na genre. Eh kung trip mo talaga na ano, na manood ng pambabae, hindi ka naman pwede sabihin. Kasi yung ano, ito pa pala. Mayroong pinapanood na sa Disney, yung Ladybug, yun ano. Cat Noir. Na. Ano ko kasi, parang sinusunod mo kasi yung artist. Yung nag-iisang artist na
Kasi siya lang nag-ano sa 3D. Actually, dahil maging anime kasi siya. So, gusto ko makita yun, yung art style niya. Tapos yun, ginawa nga nila, combination ng, nag-aaral din ako ng 3D. Pang siya yung naging go-to reference ko. Dahil gusto ko yung proportion nila. So yun. Tapos eventually, nagusto ko yung fast pace na, pag-share yung story, tapos episodic pa. So yun. Siyempre, iba naman talaga tayo ng taste. Tsaka may mga dahilan naman tayo kung bakit natin pinapalood. Hindi mo nakakababa ng pagkalalaan. Pero Twilight ang taga hindi ko nagusta. Ako rin. Hindi kasi ang gulo kasi ng story. Hindi ko trip ano eh. Hindi ko trip ang love story pagka may halong... Pag may halong, ang tawag dito? Pag may halong sci-fi. Na, depende. Fantasy. Sa akin, depende. Una, sa anime, yan. Mahilig ako sa laptop. Okay, ano yung game na role-playing game, pero ang sentro niya ay ano, na sumetro siya later on sa love story. For example, Final Fantasy VIII. Final Fantasy. Yun yung unang-unang ako. Pero sabihin niya, parang time travel slash compression sci-fi siya kasi militaristic as futuristic. Pero fantasy siya kasi may magic powers kalaban eh, mga sorceress, mga ganyan. Ay, hindi pala. Mali pala akong sinabi. Kasi gusto ko yun eh. Na-inlove siya sa zombie. Zombie siya na... Warm body? Oh, warm bodies. Mas maganda yun. Kasi sa, mas maganda nga. Mas maganda yun sa toilet. Kasi may pagka sci-fi, scientific. Na parang bumabalik sa pagka yung mga zombie doon. Yung mga element. Depende talaga sa story. Oo nga. Siguro depende talaga sa story. Hindi sa genre. Kahit sabihin natin yung porn niya, hentai yan, pero kung may magandang story. Kanina, nung bago ko dumating, pinapanood ko yung anime na tawag dito. Perfect Blue. Sino bino? Ano yun? Movie. Ano siya? Idol siya na nag-turn as artista. Tapos anong psycho yun? Maganda yung panoorin mo. Perfect Blue. Medyo psycho, medyo edgy. Patayan talaga. Maganda yun. Pinanood ko doon sa breakdown. Mamaya panood natin breakdown. Breakdown lang yung... Kasi napanood ko na yung... Medyo gising ako. Hindi ko na maintindihan yun yan. Babagsak na ako nga. Lang maintindihan mo. Mahaba kasi yung movie, nasa 2 hours din. Maganda yung maganda yung astig yun. Medyo malalim din. Ewan kung maintindihan natin yun dahil may tayo. Medyo clouded na yung pag-iisip ko. Kung saan naman natatala yung sabi, Pasko, tapos napunta tayo sa anime. But speaking of anime, sa January 11 and 12. What? Malolos Toygood. What? Tagal lang. Malolos Toygood video! Tama, Malolos Toygood. Uy, baka may sumuha ka dito. Umasin dito, naka-aircon tayo. Yan, punta kayo lang, Toygood. Malolos Toygood. January 11, 12. 9 to 9 p.m. Masaya doon, napakasaya doon. Ang kailangan nyo lang na... Ito pa, doon ako nakatingin ito. Ang kailangan nyo nang dalhin, magdala kayo ng isang brand new na lapis, or isang brand new na notebook. Yun na ang kailangan nyo para makapasok, admit dun sa toy convention for 2 days. Hindi naman required na magdala kayo ng pera para bumili. Pero magdala na rin kayo, baka may mga kasi kayo. Ang daming mga seller ngayon. Para rin matulungan natin yung mga merchants natin. Iba kasi yung... Usually kasi pag tagan-mention, mga collector talaga ang ano niyan, primer na... Tsaka yung mga gusto mag-start. Bakit mga pa-umpisa-umpisa na pa-isa-isa ang Pokemon ngayon, mga gusto nyo, kompleto na yan. Bakit may hinahanap kang dana, ikaw. Then tsaka may... One Piece, maraming One Piece na. Lang pera eh. Then baka may mga masalit din kasi ng mga rare na nandun. Kung mga collector kayo, tapos pumunta kayo, tapos may bagus pa ako, may nasalit pala na rare.
Depende kung ano, kung ipapa ano 'yun, ipapa tawag dito. Auction. Auction 'yun or depende kasi ano, meron talaga ng mga meron talaga items na naka-auction. Kasi yung buong event naka-sentro sa auction buong mga meron lang mga programa na pasingit-singit. Tapos two days 'yun. Pero meron mga guests na sila Isika. Yes. At meron din siyang item na meron yung pirma na ipapa-auction niya. May iban ba? May iban. May ban. Oh, may ban doon. May ban fan. May ban doon. Kaya masaya talaga yun. Hindi kayo aantukin. Ha? Aanti ka ba doon? Pag di ka gumalaw doon, ma-stampid ka. Well, oh, kasi nang pero yata mas maayos yata ngayon yun. Tsaka di rin kayo gugutom doon, manayang merchant ng pagkain. Tsaka may ano, mayroon doon mga pinipong pa-pictures sa mga full size na mga figurines. Meron bang sponsorship ng ano dyan? Ng ROG dyan? Ay, hindi ko lang alam kung meron. Sana meron nun eh. Ay, suggest mga guys, alam mo. Depende yun kung ano. Kasi ngayon more on ano yung toys. Tsaka free. Ay, hindi. Free naman din yung sponsorship eh. Ay, tatanong yan. Depende. Ano kasi saan mo sila isasaksak? Puno na. O yun. Alam, puno na. Kasi puno ngayon, na ba na puno na nila? Hindi pa, pero yung sabihin, meron ng mga specific na ba, merchants. Yun na lang yung pinupuno yung mga mag-exhibit. Yeah. Alas yun na lang eh. Kaya nga, excuse me po. Titignan pa namin kung tayo mismo, yung mga lawakang nakatambay sa bahay, display natin. Pero depende, baka next year na lang. Medyo mahirap pa ngayon. Wala tayo. Oh, mag-live stream tayo. Di saka bigla, ano, sa January na, tapos wala pa tayong medyo tao, kami-kami lang. Kulang pa tayo na ano. Kasi mayroon pa tayo ng mga tinitrain. Sila ano ba? Yung mga tinitrain natin. Pumunta doon. Ano sila? Show sila. Huh? Show sila. Nagpupunta. Tatanoy natin last. Ano nyo? I-show mo. Mayroon magtatawak po. Hindi. Hindi tayo kailangan. Hindi. Kaso baka mamaya yung last year na nakasama natin. Tinutulungan tayo. Ano naman sila? Lagari naman sila. Hindi, tao sila. Kung lagari sila, di. Lagari sila sa trabaho. Lagari. Okay, si Abri. Grabe. Dalas na yan, ha? Kung mabi niya, iba na yan. Ibig sabihin, oh, marami na ako na ito. Ayun. So, ano ba yung inyo sa ano yun? Pasko. Yan yung at, picture nyo nga, post nyo sa ano natin. Sa comments. Tapos sa ano rin, sa bagong taon, gana tayo, mag-stream tayo ng bagong taon. Ano ba yung pagbagong taon? Usually mga champagne yan, di ba? Mga wine yan. Yun. Ano ba hindi ng pagbagong taon? Wine. Tayo, celebration of New Year kasi. Parang... Adap pala pag ano. Ano ba yan? Countdown ba gagawin natin? O... Katulad na ginawa natin ngayon. Katulad na ginagawa natin ngayon. Eh, hindi naman pwedeng wala tayo sa pamilya namin. Ako yun lang. Ikaw. Teka, ako rin. CCR break muna. Si Gama muna ang dadaldal. So, yun. Ano ang dadaldal ko sa inyo? Uy, i-plug mo yung ano mo. Yung GG. GG Gama Gaming. Kaya GG kasi Gama Gaming. Gama Gaming. Actually, kaya lang nilagyan ko ng GG yun. Kasi ayaw tangpin yung Gama Gaming. Meron na daw kapangalan. Oo. Baka nga eh, may ginawa ako na ano, gumawa ako ng page ko, ng gaming page ko. GG Gama Gaming, palike na lang po. Pasensya lang doon sa Facebook. Hindi, facebook.com/GG Gama Gaming. Dire-diretso lang po, GG Gama Gaming, palike tatlong G, tapos A-A-A-M-I-N-G. GGGAMAGAMING. Tsaka yung mga live stream namin pa kayo panood, ha? Yung mga
mga gaming live stream namin. Mali sharing mo ng GG na mga gaming. Oo nga, namali ako, inulit ko. Yun, yun. Yung mga gaming lives namin pakipanood. Ako, ang genre, magiging genre ko na lang, magiging genre ko yung horror game. Tsaka next year, mag-iba na itsura ko, tanggalin ko na yung buko. Papakalmo ka na? Hindi naman. Ay, magupit mo na eh? Tanggalin ko na yung long hair ko. Ba't pinapatanggal na niyan? Hindi, ano ka lang. Parang, ano ko lang, gusto ko lang nagbago. Tanggalin yung negativities. Ah, bagong taon, bagong bagong ako. Yeah. Wow. Ay, man, may mga tradisyon na ganyan eh, mga ano na may mangyayari. Oo nga, di ba rin pag-uwi. Kasi ate ako na kasi. Tapos ang di ko magawa yung ano, yung mga piso challenge. Yung piso challenge. Yung nag-ipon, yung mga gano'n na every year. Ay, speaking. Yes. Matutulungan ka nyo. Ano? Una, hindi lahat ng advice sa pag-iipon applicable sa'yo. Depende ka sa ugali. Uh-huh. Parang kami ng ate ko, meron siyang mga habits sa pera, meron ako na magkaiba. Uh-huh. So, ito dapat i-treat siya na, sabi kasi hindi ganito, ganito gawin. Hindi kasi siya applicable sa'yo. Uh-huh. Magkaiba kasi ng, kasi ako, ito binibili ko. Lifestyle ako. Ganyan. Ba, kung gusto mo talaga makaipon, kilalanin mo muna yung sarili mo. Paano ka ba gumastos? Ano yung pinagkakagastos sa mo? Tsaka kailan mo siyang ginagastos? Bawa ako, man ako sa nanay ko, sa pagka impulsive behavior ako dating sa gastos. Pag may gusto ako, gusto mo bilhin. Tapos, titisin kong wala, para ganyan. Pero, ang sabi nga, bawa, tuwan mo ito mga laruan, pero nakapag-collect na pa nga, pero hindi na kasing aggressive dati. Na talagang by crook or by hook. Ako kasi, ang gastos ko kasi pagkain talaga. Ano ka ba? Stress eater? Hindi naman. Ba, pag na-stress yan, kain ko. Pag naisipan ko kumain, kain ko. Hindi naman. Nag-crave ako kunyari ng ganito, tapos parang may bago akong nakita ng resto, mga ganyan. Lalo nung nasa Manila ko. Pagka may na, ay, ang sarap dun ah, kain ko. Yung ano nga, yung simpleng pag-order nga sa, ano, sa fast food, sa Jollibee yan. Yung order nila, syempre yung ano, yung tipid meal na, ano, yung baga na gano'n. Ako, order ko bongga. Tapos hindi ko maubos. Gusto ko lang matikman lahat ng ano, pero napipilit ko naman ubusin. Parang gusto ko lang matikman yung mga gusto kong matikman, gusto kong malasahan. Kaso minsan, may mga side dishes, may mga side orders pa ako na hindi ko talagang makakain. Tinatago ko na lang, pinaka-take out ko na lang. Yung pinaka-gastos ko talaga pagkain. Kaya hindi rin ako nakaipon sa Manila. Napakarami. Ako naman, na-realize ko na sobrang lakas kong gumalas. Wala akong ano, parang yung laruan kasi pwede mo gawin yung investment eh. Pero sa gali ko kasi, hindi ko bebeta yung laro ako, never. Nag-enjoy ako makita sila. So, mahilig din ako bumili ng mga gadgets. Ako rin, gadgets. So, yan. Camera, ganyan. Then, minsan kasi accessories yung pinag-ano ako. Gusto ko mag-gagyan ito lang. Kasi gusto ko maganda, astig-tig. Pero, hindi ako kumikita doon. So, parang doon ako nag-isip na, ano yung pwede kong gawin para ma-maximize siya. Naumpisan ko siya ng ganun mindset nung nagkaroon ako ng computer shop. Tapos, meron ako nung una, 6. Eh, medyo parang dati kulang yung income nun. Kasi doon lang ako nakadepende dati. Pero malakas yung computer shop. Ngayon, nakakita ako ng ano, nag-events ako, diba? Eh, minsan namin. Naisip ko mag-ano, meron akong camera, meron akong computer, meron akong printer. Nagbuo ako ng sariling photo booth. Tapos doon ko naisip na, dapat pala, ganun yung mindset ko na ako. Ano yung meron akong gamit on hand? Paano ko kikita dyan? Paano ko may ma-maximize yung gamit niyan? Yung tipo, ba, printer, yun, photo booth. Tapos, mag-print ako ng mga thesis, yung ganyan niya. So, hanggit meron siyang pakinabang, meron akong gagawa sa kanya. Doon ko siya binabata. Tapos doon na yung umpisa na,
Then, pupunta ako ng gamit. Tulad dito, di ba? Pero we should tayo sa... Hindi ko na lang sasabihin ko anong event yun ng mga relief sector. Pero sabihin, tinigil mo muna yung ano, yung bagong ulit. Tapos ang inunti-unti natin itong live stream. Live? Tapos ngayon, parang ngayon natin inatakan ko yun. So 3 years na yan. Ngayon natin nararamdaman yung balik. Kasi ngayon, tira mo. Ginawa lang natin itong live stream kasi katulad nga nun, ma-maximize natin yung gamit mo. Ngayon, kung papuno natin. Tsaka, ano, para makita natin lahat ng problema. Matututo tayo. Tapos ngayon, pwede na rin siya palang gawin portfolio. Tapos, kung sakaling makompleto na natin yung requirements sa YouTube, Twitch, tsaka sa Facebook, eh, pwede na tayo mag-monetize. So, well, hindi natin siya iisipin na, okay, meron kang gamit, meron kang camera, o event, titigil ka na doon. Hindi. Ang ginagawa natin, ano pa natin siya pwede gamitin. Then, katulad niyan, nagtitake na akong risk. Ano ba? Naglo-loan ako. Pero, hindi ako yung naglo-loan na tipo yung katulad ng iba na, ah, bibilay ko ng ganito, bibilay ko ng ganyan. Na hindi ako, hindi ko siya magagamit na para money-making apparatus. Tulad niyan, yung mga paraternalia natin, itong studio natin, diba? Kung matutuloy man yung usapan natin dun sa mga prospect na pwede mag-rent dito, then okay. Talagang okay. O ngayon, pinag-uusapan na natin anong unit ng Ryzen na bubuhay natin. Ang parang kung 3 years ago yan eh, hindi eh. Ang ano natin nun, sige, kita-kita tayo susunod natin. Ako naman, nagpundar din ako ng gamit, di ba? Kasi, ano eh, hindi mo lang ako habang buhay aasa na dito tayo kikita. Lalo nung nawalan ako ng trabaho. Nung lumabas yung back pay ko, yan, sa trabaho ko, talagang pinush ko na ang hinap ng gamit. Pero, ang nauna ko, bago ako mag-resign, nakapagpundar na ako ng computer. Yun yung maganda sa nangyayari sa akin. Alam ko lang susunod na mangyayari pagka umalis ako dito sa may parang kahit sa ngayon eh hindi pa naman talaga ako makikita sa sa naging business ko sa ipapakilala ka pala. Pero alam ko na mayroong chance talaga malaki yung chance na lumago yung business kasi andito ako sa sa field na to ko eh. Andito ako sa field na alam kong mag-excel ako. Diba? Saka ang ginawa mo yung tipong, sige, ako yung photographer, tapos meron kang printing business, diba? Ikaw mag-print. Ikaw akong mag-print. Pero at the same time, parang hindi lang siya nakalock sa hollow lang yung kukunan mo, kundi, imong photographers, pwede magpa-print sa'yo, diba? Kaya, nai-stretch mo yung potential ng gamit, yes, na hindi lang siya one-time na gamit na pa-sundod-sundod lang. Ganun siguro dapat ang mindset. Una, kinalangin mo muna yung sarili mo. Tapos doon siya mag-adjust. Hindi yung hihingi ka ng payo sa iba na paano nila ginawa yung style nila, paano nila ginawa yung business nila. E ganun mo yapay kasi magkaiba kayo ng mindset, magkaiba kayo ng habits, magkaiba kayo. Ito yan sa pagkain ka, di ba? Tapos ako naman sa mga, gadgets. So, in-adjust natin. Wow. Diba? Nag-adjust tayo, depende dun sa kung paano natin nakilala malakas kang gumasa sa ganito. Dito may divert niya. Tsaka kung magpupuntar kayo ng gamit, kunyari, wala kayong pera, tawag dito, huwag niyong pilitin na mangutang kayo para lang sa gamit. Kasi yung kung wala naman kayong ipambabayad, wala kayong sureball na ipambabayad, huwag niyong pipilitin yung utangin kasi ang business, una, trial and error talaga yan. Tapos, ang marami dyan, error. Naranasan naman natin yan eh. Napakaraming beses natin naranasan. Hindi ba, may lumalabas. Kanina lang eh. May error. May error na lalabas dyan. Hindi maubos yun. So, kung manghihiram kayo ng pera, siguraduhin nyo na kaya nyo bayaran. Calculated risk dapat. Pero pagka naman yan, pag naranasan nyo naman lahat ng pagkakamali na yun, syempre, ang mali, hindi mo na uulitin yun. Ibig sabihin, babaguhin mo. Hindi, kasi lasing ako nung inaayos ko to,
So malamang mauulit kayong mali. Dahil di ko natanda kung paano ko ginawa. Hindi naman yung ikaw ang problema eh. Yung map yung problema eh. Yung problema. Hindi, hirap yung network nito eh. Nakakainis. Mahirap talaga yung network. I-setwork. Setwork? I-set up yung network na magkaibang ano. Yun. Pero kung kaya nyo naman bayaran, i-push nyo na. Kasi makapunta naman kayo eh. Alam nyo naman magpapatunguhan yung pinundaran nyo kung alam nyo gamitin. Mm-hmm. Sa akin, nakatambak. Hindi, joke. nasa rentahan nyo sa akin. Pinaparent ko na rin naman sa mga kakilala ko. Para naman kumita yung gamit. Hindi may stock ko dyan sa bahay. Tsaka bawa ako, di ba, nag-take out ng loan. Pero sa mahabang panahon na ako'y nagtatrabaho, ngayon lang ako nag-take out. Kasi tumaas na yung, kasi regular na ako eh. Yung sweldo ko, tawag kasi tumataas. So nandun ako sa time na, sa part na hindi totally lahat makawala. Tapos alam kong, meron akong mga plan B, plan C, na kung saan, katulad dito, si Mon, technically, ang FPS ay Kimon. Yes. So parang yung kuryente nito, yung ano, yun yung isa sa mga natin na. Kaya, kumbaga, hindi lang isa yung option ko. Marami. Yung, marami. Marami kang option na pamabayaran. Mm-hmm. Yes. Kaya nga nangyayari ngayon, parang kahit na 2 years yung loan ko, mahabang ng, let's say, 100,000, 200,000. Kaya kung bayar kasi automatic deducted na sa sweldo ko, pero may nakitira pa na kaya kong mabuhay dun sa nakitira na yun. Ako, nung nanghiram ang pera para makapunta ng rental tsaka yung mas ng computer ko. Ay, di. Nung printer pala tsaka na isang camera. Hindi ba sabi mo, yun? Kahit ako credit pa yun? Alin ba? Hindi. Alin ba yung credit? Cellphone. Luho. Wala tayo sa luho. Sa ipon tayo. Sa pag-iipon tayo. Yung, hindi, nagagamit naman natin. Yung tawag dito, yung pinundar ko na camera tsaka printer, pinanguta ko yun. Pero yung sa SSS, sa hindi, sa kakilala ko lang. Tapos nung nangutang ako nun, alam ko mababayaran ko kasi may nag-iipon-ipon ako nung tapos dumating ang dagulat pa ako nung dumating yung back pay. May back pay pala kami. Swerte, oo. Malaki-laki din ako. Karamihan sa mga malalaking kumpanya dyan. Tapos sumabay pa si Chokes Togo. Oo, sarap sa'yo na. Ayan. Sumabay pa si Togo. Oo, kasi sumabay yung cellphone ko. Sumabay itong cellphone ko. Sumabay yung... Hindi, nakapunta naman ako na siya pang camera. Tsaka napagbigay ako sa... Yung mga yung pinili? Oo. Yung napundar ko, nakapundar na ako ng isa yung 60D, di ba? Ay, 600D. Mm-hmm. Tapos nagpundar ulit ako ng 100D na may kompletong lente. Mm-hmm. Yun ang mahalaga, o. Yun, okay. Yun ang pinapakita ko. Yun, yung, teka, muli ka ba ang flash? Meron, kasama. Kasama mo? Oo, may kasama ako sa... Parang late kasi. Maliit talaga yung 100D. Hindi yung flash? Hindi, sakto. Sakto lang. Apat na speedlight ba yun? Speedlight. Yung mga lang. 2? Speedlight 2? Yung 2. Hindi, mas matino kasi yung second line naman. Maganda. May damage lang. May damage talaga. Yun yung hindi na bumalik sa akin after fire. Alin yung? Oo. Oh. Saan? Nadurog eh. Nadurog din siya. Ha? Nabangga. Meron nga pa lang speedlight dati. Then kasi diba, yun, naglulose yung contacts. Ah. Papagawa niya doon sa ano, Nasira. Ano ba yan? Tapos nakakalimut ako na kasi meron tayong panel. Speaking of diba dati puro tayo DIY? Ako, kung naabutan nyo lang yung pwede namin document. Meron naman tayo may mga picture tayo. Nandiyan pa yung sila, nakatampa. Apakarami namin lang dumaan DIY. Kumakita yun sa Facebook page yun sa photos, yung mga album. Yung mga behind scenes namin nun. Yung ilaw namin nun, nasa boy cell na bucket. Tapos merong cemento, tapos tubig. Tapos yung halogen na lamp na 500 watts. Apat na gano'n. Tsaka meron kaming birding
garage na. Oh, yung garage na, hindi, blue talaga yun. Blue talaga yun. Pero dahil kailangan green screen, pininto na ako ng verde. Tapos nung may kotse na doon, dito naman tayo nagtuturo ng verde. Sa ano, iba, kung naabutan niyo yung panahon nito, nung nagkakalas pa lang kami ng, ano nun, nang nasa yung habit na, yung mga lamesa namin dito. Nako, kala. Actually, makalat pa. Pero yung mga kalat na yan, ano yan, pera yan. Yan. Noong nakaraan, puro ano eh, puro pandis na halos yung, ano eh, yung mga gamit natin eh. Pero ang nag-evolve eh, kasi napaubra natin eh. Mm. Tsaka hindi siya pang ano ah, hindi siya parang production na ano lang. Oo. Mm, okay. Hindi siya lumalabas. Kaya nga eh, iba yung... May experience na natutunan natin doon. Tsaka ang ano dun, yung mga taga Maynila pa sa dumadayo, nakikigamit po ano natin. Kalahin mo, garahe lang yung nakikigamit ng green screen. Actually, nga tinatanong ko, pwede pang gamitin, sabi ko, eh, wala pa pong bago. Kasi ano, mahal kasi magrenta ng mga sa 10,000 kasi kada. Sa studio lang, 10,000 lang. Eh, kung magrenta kayo ng studio sa amin dito, maliit lang naman. Maliit lang. Kayo nang bahala. Eh, di pala. Pala kayo nang bahala. Kami bahala sa inyo. Kami bahala sa inyo. Kung meron kayong ano dyan, baka, gusto nyo magkaroon mga programa, ila-live, pwede rin ma-i-tape as live. So, may tayong 4-cam setup. Pero ngayon, 3-cam na yung nilagay namin. Kasi, nalantang yun. Hindi, tsaka ano, convenient yun sa inyo. Hindi na kayo magsi-setup ng sarili nyo. May naka-setup na agad. Upo na lang kayo, tapos pa-program na kayo. Mag-test lang tayo ng audio, tapos yun. Tsaka mas makakamura kayo kasi iba yung presyon pag ano eh. Nandito lang yung mga gamit. Mm, kasi kompleto na dito pati yung camera sa atin. Hindi katulad na sa labas na... Pero kung sa labas kayo mag-renta, tapos ano, dadalhin sa inyo. Gagawa ng ano, tatagayin na kayo. So, iba na yun. Kaya nga. So, katulad yun, no? May nakapag-live stream tayo araw-araw. Maganda naman yung kalidad ng ano natin. Takpan ko lang yung door tab. Maganda naman yung kalidad ng camera natin ng paligid natin. Oh, ang kulang na lang talaga natin conversion. Hindi. Magandang computer talaga. Kaya mag-donate. Ano, support nyo na lang kami. May kasi yung computer na sinasabi ni Aga, yung ginagamit. Digama ngayon. Ano, siya yung central na pang-editing namin. At napuno na siya. Actually, at kailangan din natin ng dagdag na 2015 pa yun. Nung palang na yun. No, nasa ang bago pa lang noon 5th gen ata, pero ito 4th gen lang to. Mm. Yun, ang nung palang na yun, talagang hihirapan eh hindi naman kami mga pa. Teka lang, try dagdag na. Yun. Marami na kasing nadadagdag sa akin. May unit, may unit ako kasi hindi ko naman madala dito kasi ginagamit sa bahay. Mm. Yun nga. Pagka... Hindi, tsaka ano eh, more on gaming yung ano yun eh. Hmm, yun nga. Kasi yung mga gaming setup, pwede rin kasi siya sa editing, sa... Eh, kailangan kasi ano, yung pang 3D modeling, yung mga ganyan. Medyo napupuno na kasi, nakakailang... Sino ba yung nakakabit eh? Yung 2 terabyte, maubos. Kaya malaking may pasalamat namin kung masusuportahan nyo kami kahit yung mga simpleng mag-share lang ng ano. Oo, simpleng mag-manood lang kayo. Manood lang kayo. Tapos, i-like nyo, i-share like nyo, na, mag-follow kayo. Comment kayo. Kahit di na kayo mag-send ng star, mag-send kayo. Ay! Hindi, kahit di na mag-send ng stars, mag-star. Basta manood lang kayo. Kasi, ano, maganda naman yung mga contents namin. Hindi naman kayo mabuboard dito. Kami nabubor. Ay, sayang, hindi ko pala na-upload yung ginawa kong Voltes 5. Pwede na lang kasi. Yan. Basta ano, supportahan nyo lang. Naisip ko nga, kung lagay ko ano, show yun. Yung mga ginagawa kong mga crafting projects. Dati kasi nung araw, nung sumasali ko sa mga toilet, mga ano yun, kit bashing. Ba, meron kang Gundam kit, tapos imahin mo, i-retoke mo. Kaya halo mo. Mm. Ay, ako, ginagawa ko dun sa mga, ano, sa mga cheap na laruan. Nagbumuha ko siyang legit. Maganda yung kitbashing talaga yun. Oo, nakakainjig eh. Hmm.
Meron nga ako na upisahan, hindi ko lang natapos kasi ginawa akong shot eh. Nung shot, Devastator. Tapos Transformer. Yung construct yun. Yung kulay green and violet na yung malaki. Kasi meron akong Ironhide na gano'n. So gusto ko siya ipartner. Ito siya kalaki. 2-1 na nga siya, magiging 2 feet na yun. Nagulat niya ako, sobrang laki eh. Ba't nga hindi ko natapos? Ah, okay, giniba ng nanay ko. Tapos nilagay niya doon sa isang box. Kasi ginawa yung shop, tinago sa bahay. Wala sila noon, nasa bali sila noon. Tapos, nung pagbalik mo sa bahay, giba na ulit. Pero na-document ko naman yung ilang pagkakat ko ng laro. Tsaka gusto kong meron akong ulo kasi ni Tony Stark doon sa Iron Man ko na. Kasi naman, di naman siya nakakabit. Baka gumawa ako ng Mark 1 na gawa sa beer na iniinom mo. Nung lata ng beer. Asa ba yung mga beer? Tinapag na eh. Eh, hindi lang kami! Alam pang hinahanap ko yun. Kasi yung isa, nag-download kasi ako ng mga picture mo. Dahil ipiprint sana. Nalanggam na kasi, kaya ako na. I-check ko sana yung draft. Nung sinush ko, puro draft beer na yun lumabas. Yung pala, mayroon palang nakalagay na lang search ko. Ayun. So, pwede siguro natin ik dito. Dahil, oras na. Alam ko oras na at kami mga mahingap, gising na rin kami. Kung meron kayong mga suggestions, comments na sa amin o for improvement namin, yan. Pwede nyo kaming i-message or mag-comment kayo sa video. Nato. Di kayo ma-offend. Kung meron kayong gustong ipainom sa amin, yan. Wag lang last. Oo. Lakbanog. kung meron din yung alam na mag-i-sponsor. Naman. Baka naman. Yan. Yun. Malaking tulong sa amin yung share yung mga, tsaka like yung yung mga videos namin. Okay, bigyan nyo sila na event. Yes. Mga concert. Kahit yung mga government projects, may Bill Jeffs kami. Legal. Yan, huwag ko rin kakalimutang i-follow. I-follow nga yung aming YouTube channel. Nasa link niyan sa baba. Tapos may Twitch din tayo. Maging follower. FPS Media PH. FPS Media PH. Kaya syempre natin Facebook. Facebook natin, FPS Media. Ay, facebook.com/FPSMedia.ph. Yes. And meron tayong website www.fpsmedia.ph. Doon nyo makikita yung ibang updates namin na hindi pa rin na-update. Ang dami! Sunod-sunod kasi yung mga namin medyo kulang pa kami sa tao. De, ang totoo niyan na yung isang hard disk ay na ayun nga, yun. So hanggang ngayon, pakilang araw na ba? 3 days na siya nire-retrieve. Yun, kaya di pa na yung ma-update. Siguro nasa 30% pa lang. Di pa kasi 1 terabyte yun eh. Nandun kasi yung meron tayong project na ginawa para sa isang yung seminar. Client. So yun. So yung mga iba pa naming mga nagagawa, ipapost namin sa website bago mag-start niya. So, hanggang sa muli siguro, Merry Christmas po. Merry Christmas po. Abangan niyo po yung sa New Year na. Meron kaming New Year. Magpapaputok po tayo. Pero baka dito tayo mag-ano ng Sabado siguro. Pagka muna tayo sa Sabado. Sa Sabado. Christmas ngayon. Sa Sabado. Tingnan natin. Magkano, kung ano, kasi baka nung mga sobrang tayo sa inumin. Ako nun, baka marami na ako inom nun eh. Pasko pa lang. Lumagapang na yan, inuman na yan sa... Hindi ko, control. Pagbira ka. Hindi, parang gusto kong mag-aro eh. Ba't dito nakakayam ka ng kalahating bote? Hindi, ganun lang. Ah, hindi. Pwede rin naman natin. Pwede, sakrabi. Yun. So, hanggang sa muli siguro. Hanggang sa susunod na Sabado. Hindi, panoorin mga stream namin ah. Yung mga... Halos araw-araw tayo nagiging... Ngayong December, halos araw-araw may nagiging... And... Yun lang. Maraming salamat. Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas sa New Year. Pa,
Pasalubong. Send you, pasalubong ah. Pag-uwi mo dito. Yon, hanggang sa muli po. Paalam. Bye. Bye.